Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng bibingka. Kasi today is undas. So, nag-decide ako na gumawa ng kakanin para meron akong ialay mamaya. And then, nagsinta ako ng kandila for a simple, para sa undas. Para sa ating mga matay na mahal sa buhay. Kaya naman, umpisahan na natin guys. So, ayan na nga guys. Ito ang ating mga ingredients na kalat-kalat siya. Una-una ang ating ingredients ay yung malagkit. Malagkit at saka meron ako dito yung 2 cans ng coconut milk. And then, sugar, white sugar. Ito ginamit ko 1.5 cup. 1.5 cup lang yung lagay ko kasi meron tayong yung pang toppings natin. Ito yung sugar na buo. Mamaya tutunawin natin yan dito sa isang gata. So, ito meron akong pinch of salt to balance our and then meron din akong vanilla. Lagyan natin ng vanilla. So, yan guys ang ating ingredients. Yan, umpisa na natin. So, yun guys. Una natin gagawin is lagay natin itong coconut oil sa kawali. And then, isindi natin ang kanan, of course. Yan. So, itong malagkit natin guys, sinain ko na siya kanina. So, yan ang pinaka-un-un akong niluto. Then, ito guys, hintay natin medyo kumulo siya. Kuluin natin ng konti. And then, saka natin ilalagay yung sugar. White sugar, kasi parang bibingkang kanin ang gagawin natin guys. So, white sugar ang gagamitin natin. So, ayan na nga, kumukulo-kulo na siya, guys. So, lagyan natin ang sugar. Depende sa inyo kung gano'ng katamis ang gusto niyo. Then, lagay ko itong salt. Ating salt. Then, haluin na ang guys. Halo-halo tayo. Tunawin natin siya ng konti. Pagka medyo malapot-lapot na siya. Pagpulong-pulong na siya. Nagbubbles-bubbles na siya talaga. Lagyan natin. Ilalagay natin yung glutinous rice. Yan. Hintay natin nagbubbles-bubbles. So, ayun na guys. Kumukulo na siya. Kulo na siya. So, lagay natin ito. Lagay natin ito. Vanilla. Then, ibay na natin ito. Lagkit natin. Isang ewan ko guys kung isang kilo. Basta isang plastic. Siyempre yung nabibili sa grocery. Parang isang kilo siya. Ayan. Parang ang dami. Ayan. Hala natin sa ating mga daan din naman natin yung mga yumaon natin mahal sa buhay. Hindi lang tayo yung mga buhay. So, bigyan din natin sila ng konting preparation.
para mamaya pag dinalaw nila tayo, meron tayong ipapakain. Kasi ngayon ay araw ng mga patay. All Saints Day ba yun? Ayan. So yan, halo-haloy lang natin guys hanggang sa ma-absorb niya lahat yung gatak, yung liquid time natin. Halo-haloyin. Ayan, tiyagaan lang natin maghalo kasi medyo matagal-tagal itong haluan na to. Maliit kasi yung non-stick pan ko kaya dito ko nilang dinod ang malaki. Mahirap maghalo pagka maliit ang kalali eh. So yun na siya guys, tapos na siya. Pwede na natin siyang i-transfer sa, meron ako ditong tatlong paglalagyan na tray. So ayan, ligyan ko siya ng dahon ng saging, tapos pinahiran ko na rin siya ng konting oil. So tatlo siya, hindi ko alam, I'm not sure kung kasha ito. So ayan, lagay lang natin siyang ganyan. Mas masarap kasi na merong dahon ng saging, parang mas feel na feel mo yung pagkakakanin, sabi ayan. Kasi masarap yung aroma ng dahon ng saging pag sa ganitong mga kakanin. Lalong lumalabas yung sarap ng kakanin pagka may dahon ng saging. So, ayan. Actually, yung dahon ng saging dito. Natira ko pa nung gumawa ako ng suman. Tapos, may natira. So, ayan. Pinrosen ko lang isa. Kaya, frozen na yan. Hindi na siya. Frozen na siya. Pero okay lang. Kasi mahirap ang dahon ng saging dito sa Taiwan. May mga nagtitinda rin. Pero mga kapwa Pilipino din. Kasi alam nila tayo, mahilig tayo sa mga kakanin. So, ayan, nagtitinda sila ng mga ganyan. Maswerte yung may mga pinagkukunan. Ayan, i-flat lang natin siya. I-flat na natin siyang ganyan. Ayan, sakto lang yata yung ating ating talagyan. So, ayan, hindi siya ganun matamis, guys. Kasi, meron na tayong toppings na mamaya. Diba tayo? Hindi pa nagawa yung toppings na. Gawin natin yung toppings mo. Next natin yung toppings. So, ito, iset aside muna natin siya. Para mamaya. Ready na. Ibubuhos na lang natin yung toppings. Ayan, saktong-sakto lang pala yung ating lalagyan. Ayan, okay na to guys. So next naman nating lutuin is yung toppings natin. So ayan siya guys, tatlo siya, tatlong tray na maliit, tatlong ayan. So let's start our topping. So ito na guys yung isang lata ng gata na natira kanina. So, luwain natin siya mga four toppings. So, pakukuloy natin siya din. Ito nga rin natin itong sugar dyan sa dito sa gata. Ito nga rin natin ito. Ito nga rin natin hanggang sa totally maging marabot siya. So, yun guys. So, medyo matagal-tagal ito kasi hindi natin pwedeng nasan yung apoy. So, ito nga rin natin ito na yun. Dahan-dahan. Ayan guys. Yan na guys. As you can see, meron pa siyang konti. Hindi pa siya totally dissolved. So, let's
Hintay pa tayo ng konti. Ano po. So, pero pwede na siya, guys. Wala po pa siya. Ayan yung ating toppings. Pero hindi pa siya na-dissolve. Meron pa siyang konti. So, wait natin hanggang sa totally ma-dissolve yung sugar. Then, konti-konti na lang. Ayan na siya, guys. Na-spread ko na yung ano, yung toppings natin. Ayan. So, then, lagay natin siya sa oven for like 20 minutes lang, guys. So, ayan ang oven natin. Lagay natin siya. So, ayan. Natin diyan. Dalawang salang. Hindi siya kasha. So, lagay natin siya mamaya. Ayan. Pag nag-brown-brown na siya yung toppings niya, pwede na natin siyang hanguin. So, ready na siya, guys. Ready na siya. Pwede na siyang hanguin. Palinigin lang natin siya. Ready to eat na siya, guys. Ayan. So, hindi mawawala ang ating taste. Ayan. Try na natin siya. Tiki man time. O, diba? Ang sarap. So, ayan na yung ating unang tikim. So, ayan siya, guys. Mainit pa siya kasi malambot pa siya. Pero, titikman na natin siya. Kasi excited ako. Char. Masarap siya, guys. Masarap. Mas masarap ito pag medyo malamig na. Yung medyo makunat-kunat na siya. Ayan. Na-miss ko to. Tagal kasi ako hindi gumawa. So, ayun na, guys. Yan na ang ating for today's video. So, don't forget to like and subscribe my channel, guys. Yun lang. Thank you. Bye-bye.